Abalaman sa kanyang trabaho bilang isang award-winning director ay hindi pa rin maihiwalay kay Direk Louie Ignacio ang kanyang passion sa arts at sa pagpipinta. Sa katunayan, mayroon siyang latest exhibit na tauna naman niyang ginagawa. Narito ang report ni Phoebe Publico. Bukod sa kanyang pagiging busy bilang isang direktor, ay hindi pa rin maiwan at mahihiwalay kay Direk Louie Ignacio ang kanyang isang mahal, ang art at ang pagpipinta. At bilang passion niya, para sa kanya, hindi lamang ito isang libangan o hobby, kundi binibigyan niya ito ng oras, panahon at halaga. Kailangan may oras talaga ako for art. Hindi pwedeng free time gagawin mo. Parang mali eh. Parang mali yung ganong prinsipyo. Kailangan pag gusto mo isang bagay, gawin mo regular. Like, gumigising ako maaga para magpinta. After ng shoot, nagpipinta ulit ako, binabalikan ko. So, hindi libangan. Parang career ko na to. Kaya gusto ko mag-retire from show business. Ito yung gagawin ko, dito ako pupunta. Ang kanyang latest exhibit ay may titulong Heaven and Earth at ipinagmamalaki niya dito ang paggamitan niya ng mga materyales na environmental friendly at organic. The way yung concept kasi, parang linis, gusto ko sa isang art yung malinis. Titingnan mo ang isang sculpture, parang naaamoy mo siya, mabango. So ganun. Tayo kasi pag may chemicals, 'di ba, usually ay ibang itsura. Ito gusto ko, titingnan mo pa lang siya, uy, mabango na siya, maganda na siya, makulay na siya. Ipinakilala din ni Direk Louie ang ilan sa mga obra at kung ano ang kanyang inspirasyon kung bakit niya naidesenyo ang mga ito. Ito yung Beauty and Solitude. Nung ginagawa ko ito, sobrang ang music ko pa dito Chopin eh. Naisip ko yung mga inspirasyon ko kagagaling ko lang sa Warsaw, Poland. So, in full bloom ang mga bulaklak. Ito, nakakakita ko ng tubig, ng mga bagsak ng ulan, landscapes. Andito na lahat sa element na to. And of course, yung linis ng environment and linis ng nature. Ito yung ini-imagine ko sa painting na ito. Kaya actually, paborito ko to. Ito naman, may mga relasyon sa akin yan. Like, eto nga mga bulaklak, ang bato, and then yung film roll since I'm a film director. So, pinintahan ko ng landscape yung negatibo. So, parang siya yung nakikita ko na gusto kong isa pelikula na nalalagay ko rin sa pelikula ko. So eto yun. And of course, precious, the pearls. Alam naman natin na galing sa nature din yan, di ba? So, ang pinakamahirap dito ay yung mag-ukit or mag-create ng bulaklak na kamay mo lang, walang molde. Maninipis ang textures na kailangan para umalon siya. So, medyo nahirapan ako. Pero kung mapapansin mo, yung movement ng bulaklak, parang totoong petals kung paano gumalaw ang isang bulaklak. Doon na visualize. Present naman sa kanyang art gallery ang ilan sa mga malalapit na kaibigan sa industriya. Ilang press people at mga artista. Well, every year naman, lagi ako mati na exhibit ni Direk. Isa ako sa mga fan niya, fan ng art ni Direk Louie. Sometimes, in-imagine ko paano ba yung mag-collect ng ganito. Kaya lang, medyo expensive kasi. So, hanggang tingin na lang muna ako and support kay Direk Louie. Magaganda po yung mga ginawa po niya and napamangha po talaga ako. Kaya napunta po ako dito kasi nag-invite din po siya na mag-perform po ako dito and hindi po ako nagdadalaw isip na mag-perform para po sa kanya. So, congratulations po, Direk. Nagpasalamat naman ang Batikang Direktor sa lahat ng mga taong sumusuporta at tumatangkilik sa kanyang mga obra. Ang show na ito ay para sa mga art lovers at sa mga taong naniniwala na kailangan natin ingatan ang kalikasan. Kasi ito yung purpose ng aking show, na ma-promote ang nature, mahalin natin ang nature kasi maganda ito at tutulungan tayo pagdating ng araw. Sa ngayon, abala pa rin ang direktor sa kanyang mga film at TV project. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico and I'm 1 with 25.